Hindi nalilimutan ng mga taga-Kalinga ang sakripisyo ni na Makiling Dulag, Pedro Dungok Sr. at Lumbaya Gayudan sa pagtutol nila sa Chico River Dam, sabi ni Ned Taguinay, spokesperson ng Cordillera People's Alliance. Parang as early as nabuo ang CPA, parang may ganun naman ng project to monumentalize yung heroes and martyrs of the Cordillera in order to honor their legacy. Even earlier than that, may mga tinayo ng mga markers, pero nothing as grand as the Anti-Chico Heroes Dam Monument. Yaban tayo, pinapakalaglagipan na monumento. Katahan laeng abang panang respeto kada Makiling Dulag. Na officially na-unveil noong 2017 sa celebration noong 33rd People's Cordillera Day sa Kalinga. Pero hindi naging madali ang pagtatanggol sa alaala nila. Nung tinayo siya noong 2017, wala namang problema. When the pandemic hit, medyo lumala yung atake. By around that time, na-notify na ang Cordillera People's Alliance na mayroong move to demolish the monument, na ang primary reason daw ay siya ay nakakaabala doon sa right of way ng Kalinga Road. Almost three or four years. We were wondering, bakit after all these years, biglang suddenly ay gusto ninyong i-demolish yung monument? And then, nalaman namin, yung ganong directive ay suggestion ng local police. Yun nga ang description namin, like a thief in the night, on January 3, 2021, biglang na-demolish yung monument. And according to some community members, kiniklaim nila na yung mga kumuha, nanira daw noong monumento, ay mga elements ng pulisya. Pero ibinalik din ng mga residente ng Bugnay ang monumento pagkatapos ng tatlong buwan. Yun daw ay sagabal sa daan, so wala na silang pakialam doon. So in memory of their heroes and of their ancestors, edi talaga namang pinagkaisahan nilang ibalik yung monument. So until now, the monument is still there. Lalo na sa panahon ngayon na napakalawak ng disinformation at saka historical distortion, yung ganitong pagtatayo ng mga monumento, it's also an assertion of our collective memory. And ako ay half Ifugao, half Kankanae. Ito rin ay pagpapaalala sa amin na huwag namin kakalimutan yung sinakripisyo ng mga bayani ng Cordillera para lamang ipagtanggol yung aming lupa, buhay at kabuhayan. Lesson din sa amin actually kung ano ba yung kailangan namin gawin para ipagtanggol yung aming lupain. Ang isa sa napakahalaga nilang iniwang legasya ay pwede palang magkaisa ang iba't ibang tribu o clan ng Cordillera, gaano man kaiba yung kanilang kultura. Na nangyayari iyon tuwing mayroong laban na kailangan ng pagkakaisa. Kaya patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng mga katutubo sa Cordillera para sa kanilang sariling lupa. Pinaglalaban namin yung aming karapatan para sa sariling pagpapasya or self-determination. It's dahil meron kaming sariling sistemang pang-politika, pang-ekonomiya, kultura, at huwag yung bigla yung talagang niraratsyada yung kung ano-ano proyekto na alam naman namin bilang kami yung nakatira dito na hindi naman makakatulong sa amin at lalo lang sisira sa aming mga ili, sa aming mga komunidad. I have proclaimed martial law. 51 taon pagkatapos ideklara ni Marcos ang martial law, ano naman ang bagong panawagan ng mga taga-Cordillera? Napakahalaga na maalala ng kasalukuyang henerasyon yung mga ginawa ng ating mga bayani noong panahon ng martial law tulad ni Makiling Dulag, Pedro Dungok Sr., Ama Lumbaya. Ganyan, dahil yun yung ating inspirasyon na pangahawakan. At the same time, lesson din sa amin actually. Biktima rin naman kami nung sistematikong at malawakan na pagbabaluktot ng kasaysayan na ginawa din ng mga Marcos. May panawagan din si Ned para mapigilan ng pagbura sa alaala ng pakikipaglaban ng mga taga-Cordillera sa diktadura. Kaya panawagan na lang din sa mga guro, sa mga akademiko, na huwag natin itong hayaan, labanan natin ito. Ituro natin kung ano yung talagang nangyari at ano yung mga makukuha nating aral. At sana ay maging tulak din tayo sa CHED or DepEd na tindigan yung tama, at kung ano yung dapat nating tinuturo sa ating mga bata, sa ating mga kabataan. Yun ay hindi natin maitatago. Kahit man tanggalin mo yan sa libro, kung yun yung pang-araw-araw na karanasan ng ating mga kababayan, hindi natin yun maitatago. Matagal naman na kaming ganito. Nagawa naman namin mabuhay na hindi kami na-colonize. Pinaglaban namin yung aming lupain. O ngayon, nasa amin yung yaman ng bansa, nasa mga komunidad namin. At ngayon, gusto ninyong pasukin at kunin ulit.
para sa kita. Yung kasalukuyan nating administrasyon, ang tingin sa amin para kaming malaking resource base lang eh. Ng mga ginto, ng enerhiya, dahil andito yung mga ilog namin. Yan, ang daming pwedeng minahin ng mga mineral na hindi naman nabibigyan talaga ng boses yung mga katutubo. Pakinggan nyo muna kami. Ganyan. Bigyan nyo kami ng panahon ano para magtukuyin, di ba? Kung ano yung progreso para sa amin. Dito sa What the F Podcast, walang murahan, usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast, at Apple Podcast.